time. Budget that I allotted, 10K lang. There, so hey guys, today it's October 6 and it's Thursday, 4 PM na, and parang nafe-feeling ko ngayon is parang deja vu feels. We are in the same situation na parabang bagong lipat na naman ako ng bahay, ayan, kasi magba-back to zero talaga tayo with this room makeover. So basically, if isasama mo yung before ko sa before naming bahay, third time ko nang mag-room makeover. For a girl na medyo mabilis magsawa ganyan sa surroundings nga, mabilis maurat sa surroundings, ayun. This is a really much needed room makeover for me, especially I'm gonna be a full-time content creator. So before kasi, sa pinaka-setup ko, parang, ayun kasi yung mga times na parang student pa lang ako, so sobrang na-drain ako sa working station ko na yon. Parang nandun yung mga memories ng pagka-drain ko sa school, ganarn. And I just wanna change it para alam mo yun, fresh start. So for me, kung hindi ko kasi siya babaguhin, parang masastuck lang ako with that situation na parang drain talaga ako. Like walang masyadong creative idea na pumupunta sa isip ko. That's why I wanna change it. Especially kasi, I have a freedom na parang i-decorate itong buong room. Before kasi, diba, nung hati pa kami ng sister ko, ayan, ditong side lang ako, like one side lang, so medyo less yung space. That's why I also bought a loft. So nag-try ako ng loft bed, ganyan, para ma-maximize yung space ko, and okay naman siya. But for now, of course, akin itong buong kwarto. Mas magagawa ko na yung gusto ko ding setup, ayan, and I'm just so excited kasi guys, I have that theme in my mind, pati yung magiging itsura niya, and sana maging okay talaga yung kalalabasan, no? So yeah, speaking of the theme, ayan, yung bala ko ngayon is minimal na lang, ayan, onto whites, mga black, brown, ayan, tatlong color na yun. Ayan yung balak kong gawin dito ngayon. Different siya sa before. Like, parang yung dati ko kasi parang Scandinavian siya. But for now, I want to aim that minimalistic room. And also, as you can see, ayan guys, wala na yung loft ko. Actually, nabenta ko na siya. It's already been sold. So, hinihintay ko na lang talaga kunin to nang bumili. So, ayan na yung loft natin guys. Wala na siya. Kasi guys, aminin natin, no, medyo may hassle talaga yung loft bed. Like, kaakit ko pa kasi, ganyan. Lalo na kapag magpapalit ng sheets, ganyan. Pero I have no choice before kasi, ayun nga. Dahil sa space ko, no? But for now, guys, ayun. Magbe-bed pa rin naman ako, pero dito na talaga sa lapad. So, with that, ano nga ba yung pinaka-plano ko sa room na to, no? So, first of all, iibahin ko yung pintura niya. Ayan, like, pipinturahan ulit natin yung lahat ng walls ng color white. Dahil nga, ayun, nag-aim tayo ng minimalist, mga white, brown, and black lang. And then, actually, I have a plan na dito. Ito, room planner. So, of course, the past few days, talaga nagpa-plano na talaga ako. And, I came up with this app called Room Planner. Ayan, hindi to sponsor, pero ito lang kasi yung ginamit ko talaga para mas ma-visualize ko yung magiging itsura ng room ko. So, insert ko na lang dito yung clip ng room ng ginawa ko sa app. Ayan, para may gist naman kayo kung ano yung magiging itsura ng kwarto natin after. Know my plan, kung ano yung pinaka-setup ko dito sa room. So, paano naman yung budget? So, for this part, dito tayo medyo magkakataloy, no? Kasi parang ito yung source natin, eh. Parang ito yung kapit natin. Dahil ito yung pambili natin ng everything na gagamitin natin sa room. So, as a person na kuripot, dapat tipid. So, personally kasi guys, ayoko naman gumastos sa malaki para sa room lang, no? Medyo mahirap talaga sa akin maglabas ng pera, eh. Like, kuripot talaga ako. So, para sa mga bitches ko dyan, no, na tipid and medyo may tight budget, ganyan, pero gustong mag-setup or mag-room makeover, I got you sis, we're the same. Kasi ganun din yung aim ko personally eh. So we'll try our best para ma-minimize yung budget, para mura lang and mga quality products yung mabili natin, ganyan. So actually guys, the budget that I allotted with this whole room makeover is 10K lang. So yung 10K na yun, ayun na yung pinaka-limit niya. Dapat hindi ako lalagpas doon, at kung lumagpas man, basta sana konti lang. Pero sinet ko sa akin na dapat 10K lang yung malabas kong pera. So how will I do that? Especially parang extreme room makeover na kasi yung mangyayari dito, parang magba-back to zero tayo halo sa setup natin. Ayan, bibili pa ako ng bed, ng table, ng cabinets, ganyan, mga upuan, electric fan, etc. So, paano ko nga mapagkakasya yung 10K lang, no? So, ito yung lagi kong ginagawa, guys. Actually, this is just a tip for everyone, dahil based on my own experience, ganito talaga yung lagi kong ginagawa, every room makeover, or kahit mga may big purchase ako, ganyan. So, what I do is, nagbebenta ako ng mga old stuff. So, yung mga hindi ko ginagamit, ayan, binibenta ko. So, yun yung idadagdag ko sa budget ko. Katulad
katulad nito. Yung Love ko, binenta ko kasi siya and it's 9K. So, meron pa akong plus 9K sa 10K budget ko. So, 19K na siya. Plus, naghanap ako ng iba kong ibibenta such as yung clothes. Ayan, dahil ang dami ko ng clothes na hindi masyadong ginagamit, no? Ipipre-love ko na sila. Hindi ko lang alam kung magkano yung total. Pero, syempre, yung total na nilalagay ko or dadagdag ko sa pinaka-budget ko. So, siguro, try natin estimate mga 3K. So, ganun lang, guys. Ganun lang yung lagi kong ginagawa. So, maghanap kayo dyan ng mga pwedeng yung ibenta. And I swear, guys, makakatulong talaga yun sa budget nyo. And then, another tip, guys, is yung mga sources nyo or kung saan kayo bibili ng mga gamit nyo, ganyan, saan kayo bibili ng bed, ng table, ganon. So, dito sa part ng sourcing, guys, medyo magiging ma-effort lang talaga tayo dito na sis. Effort sa paghahanap kung saan yung mas okay and at the same time, mas mura yung mga products. Kasama na din dun sa effort yung pagtingin ng reviews, ng place, ganyan, yung quality ng product. So, ayun. So, for me, guys, ito yung mga pinagbibilan ko. So, meron Shopee, of course, hindi mawawala. Tapos, Lazada. Ayan, itong dalawang to. Hindi to pwede mawala kasi mura talaga at convenient kapag dito ka bibili sa dalawang to. And then, next one is yung FB Marketplace. So, very helpful din itong FB Marketplace, guys. Especially sa mga big purchases. Like, ayan, yung bed ko sa FB Marketplace ko lang din hinanap. And actually, nakabili na din ako ng bed and ginagawa na din siya. So, i-share ko na lang sa inyo kapag dumating na. So, yun yung pinaka-first option ko talaga maghanap is yun sa FB Marketplace. Kasi una, mag-check mo muna yung product. Pwede mong ibalik. Tapos yung iba, same day delivery pa. Pero kapag mahal dun sa FB Marketplace, dun na ako lumilipat sa Shopee or sa Lazada. And of course, minsan hindi pa rin naman talaga mawawala yung mga may physical store. Ayan, kapag meron ako ditong alam na tindahan na mura yung mga bilihin, ayun, nag-go talaga ako dun and dun na lang ako bumibili. So there guys, now that I already shared my plans, my budget, and my sources, I think we are now ready to the actual room makeover. So actually, dapat sisimulan ko na siya ngayon, pero medyo naggagabi na. That's why, pagpasabukas na lang natin to and I'll see you guys tomorrow. Okay guys, so it's day 1 of our room makeover series and ito, nakabili na ako and I have all the materials needed para sa ating walls kasi ayan, magpipaint nga tayo ng walls ng color white. Ibayin na natin yung pinaka-itsura niya and ito yung mga binili ko. First is itong mga rollers. Binili ko lang to sa grocery malapit sa amin dito kasi mas mura yung mga ganito nila. So itong malaki is 35 each and then ito is 19 pesos. So, bumili lang ako ng tatlo. And then of course, itong mga paintbrush for precision. And ito guys, by the way, this is for the wall putty or parang pang masilya. Ito, pang paint siya actually sa canvas pero hiniram ko na lang siya kay ate kasi pwede naman ito gamitin. Ayan. Sa mga butas, ayun yung dami kasi nating butas dito. So, tatapalan natin siya para flat na lang yung pinaka-wall. And then, of course, this wall putty. Ito, binili ko lang to sa hardware. Ayan, kalahating litro na. Ito yung mga ready to use na yung mga clay type. And lastly, of course, our paint. So, actually, kakabili ko lang nito kanina and kaka-uwi ko lang and nag-film kagad ako. So, binili ko to dito malapit. Paint center kasi yung tawag nun dito malapit sa street namin. So, dun sa paint center, parang gumagawa talaga sila or sila yung parang nagmimix ng pinaka-color tapos mas mura pa yung pinaka-product. Pero ito guys, 660 lang siya. Tapos isang galon na, ayan. Feeling ko enough na din to para sa buong kwarto. And then yung color na pinili ko, hindi siya white na white pero may pagka-touch siya ng parang cream, ganon. Ayun, ilalagay ko na lang sa clip kung ano yung pinaka-color na pinag-base. So yeah, that's all the materials. Ang gagawin lang namin ngayon is magmamasilya yung mga butas-butas. Ayan, imamasilya namin. Tapos, tatanggalin na namin yung mga shelves dito and lahat na nakalagay. So let's prep our walls, guys. Okay guys, so tingnan niyo yung ginawa namin. Ayan siya, and ang hirap niyang ikinis talaga. Ang hirap nito gamitin kasi ang liit lang pala niya. Hindi namin na-realize na mahirap siya pantayin pag ganito kaliit. That's why, hindi na namin ito gagamitin. And ang gagamitin namin is ito. Kakabili lang namin ito, talagang nirush namin. Bumili kami dun sa grocery malapit. And this one is 56 pesos. Ayan, ito yung putty knife. Okay guys, so day 2 ng ating room reno off. Charot. Pero ayan, nakamesilya na kami or nakapagmesilya na kami kahapon. So, ayan yung ginawa namin. So, yung mga butas lang guys para tinapalan namin ng puti. Ayan, nalihan na namin yung mga ends niyan. And then, what we're gonna do now is we're gonna paint!
It's our day 3, guys, and this is the update. Ayan, ito na yung wall, no? So, napinturan na namin yung buong side dito as well as dito sa likod. Ayan, napinturan na namin siya. And anong oras kami natapos? Mga 11 p.m. Ganon. So, as usual, guys, same process lang gagawin dito. So, tatanggalin yung mga shelves, pati yung mga gamit. And then, magmamasilya. And let's start to paint again. Would you please be mine, honey? Let me prove to you the apple of my eye. You don't have to try, just let me see you smile. So, pinili ko na lang mag-linoleum ulit, guys, kasi first of all, hindi siya time-consuming. Ang dali nga lang ilagay, plus, ayan, pantay pa. Like, sa dikit-dikit ka pa isa-isa, ganyan. Tapos, budget-friendly kasi, ayan, oh. Magkano lang to? 1.6 and ayan na siya, 7 yards. And then, itong mga wallpaper, color white lang. Ito naman is para sa ating cabinet. Kasi dito sa cabinet, guys, ayan, may mga ganto na siya. So, kapag pininturahan pa kasi namin ulit, magiging ganto din siya. So, parang ang pangit niya na. So, sticker na lang. Then, ito yung mga brick. So, ito, bala ko ilagay doon sa gilid. Ayan, dyan. Yung brown na yan, ito yung ilalagay natin. And it's so cute. Ang ganda ng design. Ngayon lang sila may design na ganito. Tapos, itong brick na wallpaper is doon. Dyan siya. Palibot dyan. Para may texture naman kahit pa paano yung white natin, no? And dito sa brick, bumili ako ng 4 pieces. And then, dito is, ang dami kong binili sa ganitong design. Kasi, lalagay ko din to sa pinaka-door namin. Ayan. Pag dinikit mo kasi to sa door, ang ganda niya. Para talaga siyang wood. Ayan. Kasi tingnan mo yung door ko. Diba? Sobrang luma na. So, ayan yung titikit natin. And saktong-sakto pala siya. Ayan, saktong-sakto yung size niya sa pinakahaba or width ng door. So, what we're gonna do today is, ayan, to paint the remaining walls kasi nga kinulang kami ng pintura. Pero nakabili na kami. Don't worry, guys. And then, dito din sa pinakabintana, hindi pa napipaint. So, ayun muna yung priority natin magpaint. And then, after that, siguro maglalagay na kami ng linoleum and then yung stickers. Would you please be mine, honey? Let me prove to you the apple of my eye. You don't have to try, just let me see you. Guys, tingnan niyo, ayan na. White na siya lahat dahil kakatapos lang namin mag-paint kahapon. And for today, ayun, lalagyan na natin yung sa floor, yung flooring or yung linoleum. So, ididikit ko na siya sa lapag using this one. Ito, vinyl glue to or parang adhesive. Ayan siya, guys. So, binili ito ng 250 sa hardware. Tapos, ayun yung pandidikit natin sa lapag. Para nakapix na lang yung linoleum sa baba, parang magbumuka siyang tiles, ganon, or parang real wood. So, dikit na natin and ayun yung pinaka-linoleum. So, medyo mahirap-hirap to. So, it's time to say goodbye sa old linoleum natin. Tatanggalin na natin to. Ito guys, hindi siya nakadikit, which is yung mistake namin dati. So, parang nagagaganyang-ganyan siya. So, ngayon, syempre, didikit na natin. Namin tong mga bricks, ayan, para idikit na doon. Tapos, idikit na rin namin siya.
Ayan, ididikit na lang namin yung brick dito sa may pinaka parang ganyan na side. So, that's not all for today. Tapos bukas naman ulit. Guys, finally, we are done with the walls. Ayan na siya. Yay! And dito, naglagay kami ng brick. Ayan. Para may texture kahit papano. Tapos, ayun yung sa ilalim. Ang cute ng kinalalabasan. Para siyang totoong wood talaga. And then, the floors. Ayun yung pinaka-floor natin. Good as new ulit. And ang ganda ng kulay, actually. Bagay siya dito sa team. And then, ang kulang na lang is ito. Ayan, yung sticker namin itong pinaka-cabinet. And then, yung door. Ayun yung pinaka-problem namin yung door. Kasi hindi namin alam paano namin siya gagawin, pero we'll figure that out. So, I really can't wait na dumating na yung mga gamit ko, like yung bed, ayun yung drawers. Bukas na dadating yung drawers. Tapos, ayun, i-decorate na natin. I'm so excited. But for now, ayan, I'm just gonna end the vlog right here muna kasi medyo mahaba na ata yung video. So, stay tuned guys sa next part kasi it's going to be very exciting.